Ibig ki! Hi, Daichi! Ganun na ka ba? Sorry late ako! Okay lang, wala yun. Kumusta pala? Ano balita? Okay lang ba yung exam mo? Ewan, hindi ko masabi. Pero madali lang yun kung mag-aaral ka. Ay, wala kang problema kasi matalino ka. Eh ako kahit anong gawin kong aral, wala pa rin! Pansin ko nga eh. Pero practice exam lang naman yun. Huwag mo munang problemahin. Labang, kurkit matalino ka. Ang good din na ito. Ang hatid ng tibay. Ibigi, magka-college ka, hindi ba? Yun ang dahilan kaya umaattend ka ng practice exams tuwing Sunday. Parang gano'n na nga. Kasi naman, wala akong ibang maisip na pwedeng gawin sa buhay ko. Lagi ka namang ganyan eh. Pero sapat na kaya ang ganun? Huh? Eh, ikaw, Daichi. Kapag bigla mong naisipan na ituloy ang pag-aaral mo sa college, anong gagawin mo? Ano nga ba? Eh, di gagawin ko yung mga gusto ko. Ano bang gusto mong gawin? Gusto kong makipag-date, mag-travel. Tapos ako yung magdadrive! Sakto ko kukuha ko lang yung license ko! Ano yan? Happy-go-lucky? Losers ang nagpapakahirap! Seryoso ka dyan? Wala kang pagsisisihan? Aaminin ko na. Takot talaga ako mag-college eh. Para kasing wala akong kayang gawin. Sabagay. Ako rin. O, diba? Feeling ko wala na tayong pag-asa. Ordinaryong high school students lang tayo. Talaga? Gano'n na lang ba yun? Oo nga pala! Ang video na ito ay hatid ng tida. Ano, interesado ka? Ano yun? Mahiram ako ng phone mo, ha? Wait lang. Tada! Nikaya? Tama, Nikaya nga! Sikat na dead face site ito, pero patagulang. Dead face site? Ganun na nga! Kapag nag-register ka sa site na to, makikita mo yung mukha ng kaibigan mo kapag namatay siya! Ibig sabihin, kapag namatay ka, may matatanggap akong picture mo? Makikita kung patay ka? Bakit ako naman yung naisip mo? Pero oo, ganun na nga ang site na ito. Nabalitaan mo na ba yung mas ahead sa atin na namatay dahil sa aksidente? Lumabas daw agad sa site yung picture niya pagkatapos nun. Totoo ba yan? Parang imposible? Oo, diba? Sabi ko sa'yo, sikat yan eh! I-announce ko kagad kapag may bagong kitchen upload, kaya hintayin nyo na lang yun, ha? O, paano guys? O ano? Ang galing, di ba? Nakakakilabot! Medyo. Pwede na rin. Excited na ako makita yung bagong clip! Tapos ang hindi ko makalimutan, nakakatawa talaga yung ginawa nung kicker nila! Huh? Bakit? Siya yun! Siya si Nita mula sa klase! Sino ba siya? Kaibigan mo? Hindi, oh. Pero gusto ko sanang mapalapit sa kanya. Alam mo na. Mukhang pauwi na rin siya galing sa practice exam. Ang cute niya, hindi ba? Ewan, siguro. Ang weird mo naman. Lalaki ka ba talaga? Pero gusto mo na siya. Oo, parang ganun na nga. Wow, mukhang may bagong video na ipapakita ng Likaya. Panoorin natin. Imposible to! Ito naman sa akin. Joke lang naman ito, hindi ba? Hindi naman kasi seryoso ang site na ito. Pero ang galing, parang totoo yung pagkaka-edit nila. Yung video clip na pinadala nila, dito yan, hindi ba? Kamang ganyan? Paparating ng trend papunta sa Usyag at dadaan ito sa track number 2. Mangyari lamang na maghintay sila sa labas ng yellow line. Daichi, gusto mong umalis na rito? Sige! Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Maraming salamat sa pagtangkilik niyo sa Likaya. Sandali na lang at magpapaalam ka na sa mundo. Pero huwag kang mag-alala dahil pwede na magkita bigyan ng isang pang pagkakataon. O ano, gusto mo pang mabuhay? Okay, fine. Dahil yan ang pinili mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Gusto mo pang mabuhay. At ngayon, na-download ang Demon Summoning app para sa'yo. O paano, good luck na lang. Ah.
Panaginip lang ba to? Kanina lang normal pa ang lahat. Ano nangyari to? Daichi! Ano bang nangyari? May sugat ka. Okay ka lang? Oo. Kailangan natin humingi ng tulong. Oo, tama ka. Daichi, sa pantaron! May isa pang survivor! Okay ka lang ba? Ano yun, Hibiki? Protektahan niya kami? Hibiki! Ano ang mga yan? Paano? Tayo na. Sige! Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Nakita niyo ba yun? Saan galing ang mga halimaw na yun? Dahil yan dito. Yan nga yung halimaw dun. Ano bang klaseng up to? Mga halimaw. Saan ni kaya yan? Huh? Kanina, pagkatapos nung nangyaring aksidente sa tren, tinanong ako kung gusto ko para umabuhay. Tinanong din ako. Sa akin din, may nagtanong. Ang sagot ko, ayoko pang mamatay. Kaya sa tingin ko, dinalo dito ng ni kaya sa phone natin kahit wala naman tayong ginagawa. Talaga? Sa tingin mo? Pero bakit naman? Hindi ko rin alam. Imposible! Yung halimaw na nandito sa phone niya, hindi tayo inatake nun kanina. Hindi kaya yun yung function ng app na to? Kung ganun, ano yung mga umatake sa atin? Hindi ako sigurado. Pero posibleng hindi lang tayo ang nagkaroon ng ganitong klaseng app. Ang pagkakaiba lang, namatay muna ang mga taong yun bago lumabas yung mga halimaw kanina. Ano bang gusto mong palabasin? Hindi ko rin maintindihan. Pero ang alam ko, gusto tayong tapusin ang mga halimaw. Alam nyo, kaibigan ko nag-invite sa akin dito. Dahil sa kanya nalaman ko ang tungkol sa site na to. Pero hindi ako nag-register. Pareho pala tayo. Ako rin hindi. Kailangan na natin umalis. Kaya mo maglakad? Lumabas na tayo. Sige, sige. Para sa emergency, kalinang alaulan ng hap. Isang malawakang sapat. Sira na ang lahat. Hindi pa rin ako makapaniwala. Grabe. Pero matindi ang natamong pinsala na sentro ng syudad. Inuulit ko. Kalinang alaulan ng hap. Bumagsak ko na. Dahil din sa mga halimaw. Hindi. Ano ba talaga nangyayari? Inuulit ko. Kalinang alaulan ng hap. Isang malawakang sakuna ang naganap. Hanggang ngayon, hindi pa nakalap ng mga opisyal ang buong detalye. Pero matindi ang natamang pinsala ng sentro ng syudad. Malaki ang pinsala ng mga istasyon. Hindi pa namin nasabi kung kailan maayos ito. Hello ma, naririnig niyo ako? Opo, nandito ako sa Shibuya. Kasama ko si Hibiki. Hello ma, nandiyan pa kayo? Paano na? Walang signal. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Sir, isa po sa mga nakaligtas ng tubo ba yung tren? Bigla ba kayo? Hindi kayo pwedeng pumasok! Sino ka ba? Bilang pagsunod sa Article 404 ng Special Disaster Management Act, kami nang bahala sa site na ito. Article 404? Anong sinasabi mo? Hindi dahilan yan para hindi kami sumalo. Huwag ka makialam dyan. Dito ka.
Pero delikado pa rin sa loob. Sundin nyo na lang ang nakakataas. Kalokohan ito! Tigil nyo na yan! Dito ang oras para magtalo pa kayo. Ibigi! Mukhang pareho naman nakapag-evacuate yung pamilya natin. Kaya nang nawala ng signal, kaya yun lang nalaman ko. Ganun ba? Nita! Kumusta? Wala pa rin bang signal? Saan ka ba nakatira? Ha? Nakatira ako sa Ariake. Ang layo pala. Sira pa man din yung tren. Ano naman yun? Ang mabuti pa, umalis na tayo. Pero, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa bahay niyo. Ha? Mabuti pa nga. Total, wala naman tayong mapapala dito. Sisikapin nating makarating doon. Maraming salamat sa pakikipagtulungan niyo. Problema din na sa Tagaya area. Malaki ang nasira doon at madami ang nasaktan. Ganun ba? Nagsimula na, tama ba? Mula pa noon, inaasahan na natin mangyayari ang ganito. Hindi ka na dapat magulat. May mga natanggap kami report tungkol sa case ni Manifestation. Pansamantala kayo na muna ang bahala magpasya kung kailan nyo gagamitin ang summoning program. Yes, ma'am! Sako to base. We are now shifting to readiness state 2. Pakirefresh ang system. Hindi ang case di ang problema. Kailangan malampasan ng mga tao ang paghuhukom. Kailangan. Kahit pa ang mga halimaw na yun na lang ang tanging paraan. Bad trip! Bakit hindi ko pa ma-delete ang app na to? Sandali. Ikaw si Shijima at ikaw si Kuze. Tama ba? Pasensya na. Siguradong nag-aalala rin sa inyo ang pamilya niyo. Huwag yun na lang akong alalahanin. Okay lang naman ako. Ano ka ba? Okay lang yun. Nasa ligtas na lugar ang pamilya namin. Pagkatapos ng nangyari, mas mabuti kung magsasama-sama tayo. Hanggang sa malaman natin ang totoo. Wala pa rin bang signal? Kung alam ko lang na mangyayari to, edi sana. Hindi na lang ako pumunta dun sa practice exam. Sinabi ko dun sa halimaw na ayoko pang mamatay. Iniisip ko tuloy na baka napusas tayo. Sa tingin ko, hindi. Huh? Tingin ko, kaya nangyari ito dahil sinusubukan tayo. Dino naman. Hindi ko alam. Pero yun ang pakiramdam ko. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Tingnan nyo, nakabili ako ng drink sa bandaron. Maraming salamat. Paano ba yan? Hindi ka magaling sa jack and poi. Ano ka? Hindi. Oh, yan. Paano ba yan? 10-0 na. Hindi! Si Taichi!
Daiji! Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Yan ang, may na-confirm na unregistered DD sa Shinbashi Station. Iba ang format nito sa program natin. Kaiba ang structural data niya. Hindi ito masukat. Ilipat niya sa Osaka. Receiving observation data. Nakita na! Gusto ko mamata! Sige ako! Sibiyako ba talaga yun? Pero sino makakapagpalabas sa ganyang kalakas na halimaw? Papagsakit mo ang bagay na yun! Nakakainis! Tumilos ka! Na ba kami? Nawala na. Daichi! Daichi! Hoy! Daichi! Hindi ako makapaniwala. Meron na namang isa. Biyako. Ingatan niyo sila. Kami ang Japan Meteorological Society, isang special government organization, o JIPS. Kami na ang mga ngalaga sa inyo simula ngayon. JIPS? Nagpakita ka rin. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. It's nothing that any commoner should call for. What's going to happen to us? Because you're the only one who needs to know the truth. God, huh? Because we summoned his power to just call up a demon. Demon eating humans. Just know that there isn't going to be a world to live in. The demons cause this whole disaster. You don't have to fight everything by yourself. The aggressor is. It's the Septentrion. We're free. But free to go where? Oh, God. The hell's going? There's no possible way. Meron palang ganitong daan. Pwede sana itong gamitin para makalikas sa mga tao. Kung ganun alam ng gobyerno na mangyayari ang mga ganito. Kaya lang, bakit naman nila tinalikuran ng mga mamamayan? Tingnan mo, Hibiki! Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Siya ang summoner na Biyako? Yes, sir! Hoy! Buksan niyo ang pinto! Hindi niyo pwedeng ikulong ang mga minor! Buksan niyo to! Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Ano bang kasalanan natin na tinuli nila tayo? Dahil tinawag natin ang mga halimaw na yon. Nita! Paano na? Sigurado nag-aalala na ang mga mama natin. Sa tingin ko, papakawalan din naman nila tayo. Wala naman tayong ginagawang kasalanan eh.
Hibiki, ano nang mangyayari sa atin ngayon? Bakit ako lang mag-isang dinala nyo rito? Dahil gusto ko ikaw lang makaalam ng katotohanan. Anong ginagawa nila? Kami nga pala. Ang secret organization ng Japanese government, Japan Meteorological Society, o JIPS. Ako ang commander. Ang pangalan ko ay Makoto Sato. Ha? JIPS? Pinamamahalaan ng JIPS ang mga barrier na nakapalibot sa buong Japan na pumoprotekta sa tao. Barrier? Defense system na gumagamit ng spiritual energy. Kapag nasira mga yon, madali na tayo mapapasok ng mga kalaban. Mga kalaban galing sa ibang bansa? Hindi. Mahirap para sa pangkaraniwang taong maniwala doon. Pero talagang umiira sila. Ang mga kakaibang nila lang. Tulad ng halimaw at multo? Iba-ibang tawag sa kanila. Pero pwede mo na rin sabihin na mga halimaw nga sila. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Pero nagawa akong tumawag ng halimaw tapos lumaban ako. Ganun na nga. Si Byako ang tinawag mong halimaw. Isa siyang avatar. Kasama siya sa apat na simbolo ng Chinese constellation. Malakas yun para sa pangkaraniwang taong tulad mo. At siya naman, ang bureau chief ng JIPS. Ako si Yamato Hotsui. Ako ang nagpatawag sa'yo rito, Hibiki. Makinig ka. Sa buong Tokyo, walang summoner ang nakatawag ng ganung kalakas na halimaw tulad ng sa'yo. Pero ang ganung kapangyarihan? Hindi mo naman ginusto, tama? Meron akong kapangyarihang tumawag ng mga halimaw? May ganun talaga. Mula pa nung unang panahon, marami iba't ibang paraan para tumawag ng halimaw. Sa JIPS, gumamit kami ng mga mathematical formula para makontrol namin ang kapangyarihan ng mga halimaw. Oh, yung demon summoning app? Pero syempre, walang access dapat ang publiko sa ganong klaseng summoning program. Ano nangyari? Bakit may ganong kapangalig na app sa phone namin? Hindi pa namin alam. Iniimbestigahan pa namin yun. Bukod doon, naghahanda na rin kaming lahat para sa sakunang mangyayari. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Ibig sabihin matagal nyo na palang alam na mangyayari ang ganito? Kung ganun, ba't di man lang kayo nagbigay ng babala? E di sana nakaliga sa mga tao. Magpapanik ang mga tao pag ganun. At magiging sagabal yon sa operasyon namin. Napaka makasarili. Pero yun lang ang choice namin ngayon. Hindi ko maintindihan. May ganito kayong pasilidad pero hindi nyo matulungan ang mga tao. Ano ba talaga ang gusto nyo mangyari? Hindi pa ganun kalakas ang halimaw na natalo mo. Meron pang mas malalakas doon ng sobra. May natitira pang anim na kalaban. At meron na lang tayong anim na araw. Kung hindi natin matatalo ang lahat ng kalaban, lalamunin ang kadiliman ng mundo natin. At mawawala to. Mawawala? Oo, ganun na nga. Yun ang mangyayari sa mundo natin. Sino naman ang mga kalaban natin? Tinatawag silang Septentrion. Galing sa ibang mundo ang mga Septentrion. Kaya matatalo lang sila gamit ang mga halimaw. At may kapangyarihan kang tumawag ng halimaw. Tutulungan mo ba kaming talunin ang mga yon? Sundin mo ang mga sinasabi ko, Hibiki Kuze. Tulad na report sa akin, ibang-iba talaga ito sa summoning program na ginagamit natin dito sa JIPS. Nakakapagtaka. Paano sila nagkaroon ng ganito? Ewan. Hindi ko kasi makontak si Professor Kano. Kaya naka-standby lang muna tuloy tayo ngayon. Kino-convert nito sa numbers ang kakayahan ng isang tao. Tapos pwede mong gamitin ang points na yun para mag-bid sa demon auction. Nakakatakot namang app yan. Huwag mo yung gamitin basta lang. Mas matindi pa yan kaysa sa program na ginagamit natin. Kung hindi ka malakas na summoner, pwede kang tapusin ang halimaw na tinawag mo. Grabe naman. Sino pang gumawa nito? Nagawa nilang talunan ng dube. Anong masasabi mo doon? Sinwerte lang? O kaya yun talaga ay dahil sa kakayahan ng tao? Isang organisasyong naghahanda sa pakikipaglaban. Ang kapangyarihang tumawag ng halimaw at gamitin yung bilang sandata. Kuze? Nagising ba kita? Sorry ha? Hindi. Kumusta? Nakatulog ka naman? Iniisip ko, ano kayang mangyayari sa atin? Walang mangyayari sa atin. Ha? Kung wala tayong gagawin. Ibig sabihin? Nakuha naman nila ang kailangan nila sa atin eh. Gusto lang nilang imbestigahan ang cellphone natin kaya dinala nila tayo rito.
Ganun ba? Mabuti ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Papauwiin din nila kaming tatlo. Pero... lalamunin ang kadiliman ng mundo namin at mawawala ito. Kung mangyayari talaga yun, wala kaming matatakbuhan kahit saan man kami magpunta. Ibig sabihin, seryoso? Papauwiin na talaga nila tayo? Di na nila tayo dadalhin sa kung saan? Oo. Mabuti naman itong ganun. Iahatid ko lang kayong dalawa hanggang dun sa Ariake. Yun kasi ang deal. Anong deal? Kuze, anong nangyayari? Hindi naman talaga ako nakipagkasundo. Ang sinabi ko lang naman sa kanila na hanggat di kayo pinapakawalan ni Daichi, hindi ko magagawa makipagtulungan sa kanila. Teka lang, anong makikipagtulungan? Magpapaiwan ka talaga kasama nila? Uy, Hibiki! Meron ako kapangyarihang lumaban. Hibiki, alam kong magaling ka sa academics, pero di ibig sabihin doon, dapat magaling ka rin sa pag-ipaglaban, di ba? Yung report sa amin. Sa iba na lang tayo dumaan. Sige, dito na ako. Teka, ano bang sinasabi mo, Nita? Hindi ka makakadaan dyan. Kaya sumabay ka na lang sa amin. Amin. Hindi na, okay lang. Nita, sama-sama tayong pumunta sa may evacuation center. Kung malapit yun sa may Ariake, baka may makuha tayong mga balita doon. Kuze? Oo nga naman. Magsama-sama na tayong tatlo. Misako, pwede nyo ba kaming ihatid? Oo. Okay lang naman. Hindi tumatakbo ang mga tren. Wala rin tayong makuhang balita. Kumusta kaya sa ibang lugar? Kung ma-internet lang sana. Hindi mo ako mauuli! Ala! Kung kamaingay! Maglalakad-lakad lang muna ako. Sige, ingat ka. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Titingnan ko kung anong meron sa taas. Sige, susunod kami. May tatanong lang ako, Misa ako. Kayo namang tulungan lumikas sa mga tao, hindi ba? Hindi naman mga police or rescuer ang jeeps. May iba kami misyon na kailangan namin gawin. Para mga sarili nyo lang ang tinutulungan ninyo. Paano naman ang iba? Naku, sorry. Sorry, pero hanggang dito ko na lang kayo may iahatid. Sorry din at nadami pa kayo. Huh? Ibabalik ko na to. May ginawa pala kami dyan para makakonekta kayo sa jeeps. Basta tawagan nyo lang kami kung may mangyari. O sige na. Mag-ingat na lang kayo, okay? Totoo ang sinasabi ko! Kagagawa talaga yun ng mga halimaw! Anong sinasabi mo dyan? Nakita ko! Kinakain ng mga halimaw ang mga tao! Sila ang may kasalanan! At ganito ang nangyayari! Ang totoo, nakita ko rin yun. Tumigil na nga kayo! O ano, may nakita ka ba? Wala. Wala tayong makuhang balita. Excuse me, may balita ba kayo sa nangyari sa Ariake? Sorry, wala eh. Sabi nila, puro usok daw ang makikita mo dun. Kukuha lang ako na maiinom natin. Okay. Ginagawa ko to kung ito ang makakatulong sa aming lahat. Okay. Maraming salamat! May nakuha akong tubig, oh! Oh, di ba?
Diba? Sabi ko sa'yo eh, huwag kang susuko dahil tutulungan naman tayo ng Diyos. Huh? Ang Diyos? Ang video na ito ay hatid ng Tibaw. Summoner sa paligid. Malamang, may cellphone na naiwang bukas at tumatakbo yung mag-isa. Ganun ba? Ako nang bahala rito. O sige! Ang video na ito ay hatid ng Tiba. Totoo. Hindi ko naman ginusto magkaroon ng ganito kapangyarihan. Pero, kung makakatulong naman ako sa iba, hindi naman pwede. Hindi ako kumilos! Lalaban ako! Mabuti at natapos na rin. Nita! Si Kuze! Tumayo siya! Tayo kaya susunod niya atakihin? Kuya! Maraming salamat po! Hibiki Kuze, magaling ang naging desisyon mo. Ang sabi mo sa akin, mawawala ang mundo. Hindi pa maliwanag sa akin ang lahat. Pero, gusto kong gamitin ang kapangyarihan ko para lumaban at makatulong sa ibang tao. Kaya naman, gagawin ko ng buong makakaya ko. Nagpapasalamat kami ng gusto sa tulong mo. Sinabi niya na sa aming lahat, nasa pangalip ang mundo natin, hindi ba? Sa wakas, naintindihan mo na rin. Kaya, hindi ko pwedeng hayaang mag-isa si Hibiki. At ako naman, wala akong magawa kahit na ano para tumulong kay Kuze habang lumalaban siya. Nandun ako, pero iyak lang ng iyak. Pero hindi naman tamang gano'n na lang ako. Ayos lang yan. Maraming salamat sa'yo, Nita. Anong kailangan namin gawin ngayon para makatulong kami sa inyo? Makoto. Okay. Ipakita niyo sa main monitor. Siya si Professor Fumi Kano. Siya ang scientist na in charge sa security at summoning system ng chips. Ha? Ang babaeng yan? Naka-standby siya sa main office ng Osaka.
Pero bigla na lang siya nawala kasabay nung lumabas yung Septentrion. Na-aksidente ba siya? Hindi naman siya na-aksidente. Kung wala si Professor Khan, hindi namin magagawa ang mga pinlano namin. Isasama ko kayong tatlo sa search party at tutulong kayo sa paghahanap sa kanya. Yon ang unang order ninyo. So, what do you want now? Your usefulness has ended. That's true, isn't it? Incidentally, are you fine not keeping him by your side? No need if he's not the type to die easily. I see. So you have high hopes. Perhaps I'll be hopeful too. For this new sparkling one. Per the Covenant of Antiquity, the JPs have finally mobilized. Yamato Hotsuin, I will never let you have your way. I think it's time we put our plan into motion. Welcome to Osaka. Sitting around isn't going to accomplish anything now. The attacks are from all over Japan! Where are we supposed to fall back to? System intrusion from another source? Nita! Whatever, man. Someone must have brainwashed her. She frees Azathoth! The firewall's down! Whatever happens, I'll protect you both. Oo nga pala, maraming salamat dahil sumama rin kayo sa akin. Pero, mas mabuti kung hindi na kayo umalis ng Tokyo. Baliw! Alangan namang pabayaan ka namin mag-isa! Tama ang sinabi niya. Tsaka walang magbabago kung hindi kami kikilos. Oo nga naman! Nung pangalawang laban, dun ko nakita. Kung gaano ba, kalakas si Byako. Kumpara sa ibang halimaw. Ang video na ito, kung saan naman yung poltergeist ko? Hindi tayo nagkocontest kung sinong mas malakas. Pero kahit na! Tingnan nyo! May nakita ako sa Demon Auction at may binili ako! Huh? Gumamit ka ng pera? Hindi ko alam kung anong pinambili ko, pero bumaba yung number na nandito. Noong una, natakot ako. At hindi ko rin ito gusto. Pero dahil sa kapangyarihang ito, mapoprotektahan ko ang mga tao at malalabanan ng mga kaaway. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko kayong dalawa. Ay hatid ng ilaw. Nagpapasalamat kami sa inyo at pumunta kayo rito. Hello, welcome sa Osaka. Kayo ba ang mga summoner na nakasign sa Tokyo? Tama ba? Hinihintay namin kayo. Sino po kayo? Ako si Hinako Kujo. At yun naman si Keita Wakui. At para malaman nyo, kahapon lang din sila naging summoner katulad din yung tatlo. Pare-pareho lang kayong baguhan. Nice to meet you pala. Kung may hinahanap kayo, bahala kayo. Huwag niyo akong idamay. Saan ka pupunta, Keita? Basta, ang trabaho ko lang. Labanan ng halimaw. Ano bang problema ng lalaking yun? Kakaibang batang yun eh. Parang hindi siya natatakot sa mga nangyayari kahit konti. Napaka-weird niya. Ilang search team na nga pinadala para hanapin si Professor Kano. Pero wala pa rin. Ipakikita ko sa inyong lab niya. Simula nang mawala siya, wala kami ginalaw dito. Dito nga pala huling nakaupo si Professor, nung bigla siyang nawala. Meron ba kayo nakitang clue kung saan siya napunta? Yun nga lang, wala. At mukhang hindi pa siya nanlaban. At wala rin nakakita sa kanyang umalis siya rito sa building. Wala man lang isang clue. Saan ako maghahanap? Sayang naman ang panahon. Dapat nilalabanan na lang ang kalaban. Dapat ang gawin namin. Tapusin ang mga halimaw. May halimaw. Kung ganun, mga summoner na tayo ngayon. Pero wala ba silang ipapagawa sa mga katulad natin? May punto si Daichi doon. Baka naman may ibang dahilan, kaya pinapunta kami rito. Talaga nga naman. Gusto ng lalaking yun na hamunin tayo ng harapan. Tingnan nga natin. Hindi naman ibig sabihin na kinakampihan kita.
Gusto ko lang na subukin ng mga tao kaya ganun. Ano ba yan? May mga sakin ng bagay mula sa labas. Ano? Ito ang main bureau ng jeep. Kung posibleng magawa nila yun. Napasok na tayo! Pero matibay ang depensa ng mga linya ng jeeps. Meron itong ilang layer ng protection at saka isa pa. Nababaliwutan ito ng magical defenses. Maliwanag! Ano nangyayari? Magamit ang linya! Buksan niyo ang defense program natin! Hold mo kayo! Baka pasok ang cracker! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir. Yes, sir. I-trace na namin kung saan galing ang network intrusion path. Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo? Wala na ang first layer! Malis na ang Rigor! Hindi ko alam kung paano nakakagal ang mga password! Ano bang nangyayari? May hacker na umaatake sa system nila? Kapag nagpatuloy ito, malalagot tayo. Wala na rin ang second layer! Tatanong ko lang, ang Septentrion ba ang may kagagawa nito? Teka, sino ka ba? Hibiki Kuze, sama na ako. Ah, yung galing sa Tokyo. Isinabi nila isang bata sa jeeps. Ano kayang iniisip ng bureau chief? Wala naman kayong kinalaman dito. Kaya umalis na kayo. May kinalaman din kami. Huwag makialam. Pero wala rin naman kaming pupuntahan. Wala na rin ang third layer. Ano? Hindi mo mas maganda i-disconnect na lang natin ang network? Kung puputuloy natin ang network, maraming salamat, Ben. Kung puputuloy natin ang network, hindi tayo mapapasok ng cracker. Hindi namin pwedeng gawin ang ganung bagay. Kapag pinatay namin ang system, mawawala ang magical defense na pamapalibot sa buong Osaka. At kapag nangyari yun, mabilis na tayo mapapasok ng mga halimaw. Hindi kaya may tumutulong sa Septentrion kaya nangyayari ito? Posible nga yun. Malamang may ibang tumatarget sa atin ngayon. Hindi ito nagkataon lang. Sigurado ako, alam ni Yamato na mangyayari ang ganito. Wala nang fourth layer! Na-trace na namin ang location ng cracker. Kung ganun, malapit lang sa lugar natin yung cracker. Huh? Ano yan? Mula sa iba't ibang lugar sa Japan ang pag-atake. Ano? Pero putol lang karamihan ng network. Kaya imposible yan. Dina-divert niya lang yan. Alamin niyo ang totoo. Ano ba yan? Ngayon pa talaga, oh. Meron ang palibagong dead face clip ang dumating sa ngayon. Keita! Hala! Si Keita ito! Hinako! Alam niyo ba kung saan lugar yan? Hindi yun ang importante! Sige na! Ang video na ito ay hatid ng T-Bab. Sa festival gate, malapit lang ang lugar na yun dito. Pwede bang limitahan mo ang paghahanap sa mga lugar na malapit dito? Anong alam mo rito, bata? Tumahimik ka dyan! Dalian mo na! Okay! Ayan na! Kita ko na! Nasa Naniwa Ward, Osaka. Nandun ang cracker sa may Festival Gate Park. Doon ang gagaling ang mga pag-atake sa atin. Ano? Ganun siya kalapit sa atin? Ang galing mo, Hibiki! Paano mo nalamang malapit siya? Sabi na nga ba? Nanood siya. Hibiki Kuze, nandyan ka, hindi ba? Chief! Pumunta ka roon sa Festival Gate at pigilan mo ang cracker sa ginagawa niya. Papuntahin mo na rin doon ang mga ibang summoner. Teka! Tanong ko lang, pinapupunta mo ba kami rito dahil alam mong posibleng mangyari ang ganito? Maganda na kayo. Pumunta kayo sa may festival gate ngayon din. Maliwanag ba? Inuulit ko. Lahat wala nang dapat na sayangin oras. Pumunta na kayo rin ngayon din. Tapos yung ibang summoner na malapit sa... Excuse me. Pakikontak si Keita Wakui. Sabihin mo sa kanya na huwag siyang pumunta sa lugar na yon. Ang mga dead face clip. Yun ang mangyayari sa hinaharap. Kaya kung nakita na natin yun, pwede natin yung maiwasan. Ay naku, sino kaya ito? Ginugat ako. Hindi niya sinasagot. Sana umabot tayo. Ang lakay ah. Mercy!
sila Hibiki Kuse, Daichi Shijima, Ionita, at Hinako Kujo. Malapit na silang dumating sa festival gate. At walang iba pang summoner na nasa Osaka ang papunta na rin doon ngayon. Darating na rin sila doon sa loob ng 3 minuto. Ayos ka lang ba? Ha? Oo. Oh. Kailan mo ako bibitawan? Ah, oo nga pala. Kailangan natin hanapin yung phone na nakabukas dahil kung hindi, hindi yung phone pag ng halimaw. Hindi phone yun. May cracker na kumukontrol sa mga halimaw. Ha? Huh? Okay, ako maghahanap sa cracker. Tara na, hanapin natin kung nasan ba siya. O paano yun? Agap yun! Tuduman na sila ako! Kaya ba nila? Kayang-kaya nila yan! Oo, yung ibang summoner. Nakakalungkot. Hindi na sila nakarating dyan. Kayo na lang natira. Kahit gano'n, ituloy niyo pa rin ang paghahanap sa cracker at pigilan niyo siya. Pero, malapit na kayo sa kanya. Nagtatago ang cracker bandarya. Mga 50 meters mula sa kinatatayuan ninyo. Kailangan natin hulihin ang kriminal, di ba? Hahanapin ko na siya. Sige, Anita. Kami ni Hina kong bahala sa halimaw. Okay. Eh ako, huwag niya naman sala kung kayo ito, ay hatid ng Kida. Eh ako, protektahan mo si Nita. Okay. Tayo na. Okay. Sige, Yako! Lili! Wala na si Slayer! Eh yung hotel attack program natin. Wala pong epekto. Hindi na ba wala ang power? Gamitin nyo na ang Almadel. Ang Almadel? Oh. Almadel? Tama ba, Chief? Oo. Oh. Yung virus na ginawa ni Professor Kano? Pero ang alam ko, hindi pa yung tapos, Chief. Mapanganib kung gagamitin natin yung nawala siya rito. Kahit na, gawin mo pa rin. Masusunod. Gamitin na ang Almadel! Teka, anong nangyayari? Bakit naging ganyan? Ano yun? Yan lang magagawa namin para mabigyan namin kayo ng sapat na panahon. Pagkatapos ikaw nang bahalang tumapos sa lahat. Oh. Paprotektahan ko ang lahat. Kaya kailangan kong manalo. Lagot na! Wala na lang eight layer! Walang mangyayari sa atin kung di niya mapapasok ang pinakaloob. Pigilan siya ngayon din. Masusunod! Kakapi ko na ang layer 8 program! Titigilan natin ang rocker! Siya ang nagkagagawa ng lahat. Kailangan natin siya pigilan dahil kung hindi... Error? Yung ogre ko na lang. Yeah! Okay! Puti mo, Sao-Yan! Hindi maaari! Nita! Saan na galing yan? Anong gagawin ko? Nita! Hindi ka na nakagalaw dyan!
Maraming salamat. Hindi mo kailangan magpasalamat. Mabuti tayo kanina. Hina ko. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Yung bag sa larin? Si Kano Fumi. Teka, anong nangyari? Si Professor Kano sa larin? Paano na? Na-brainwash siya ng kalaban. Hindi ko akalain yung isa lang gumawa ng system ng Jeeps at ang cracker. Hindi natin siya mapipigilan. Ibigay. Pigilan mo ang ginagawa niya. Okay. Yako! Ano? Hindi siya tinatabla ng kidlat? Kung gano'n yung shockwave ko na lang! Liam! Ano bang halimaw yun? Napakalakas na naman! Kita! Sabay tayong umatake! Ha? Huh? Sino ka para mag-utos sa akin? Nasa limit na rin ang berserk mo. Tapusin na natin ang halimaw. Ha? Mukhang wala akong ibang choice. Daichi, nakikinig ka ba? Oo. Oh, sige. Okay, naiintindihan ko. Nasa atas sobra niya! Sabayin mo na natin nila! Okay, ngayon na! Yako! Pigilan nila. Nagawa natin! Sige, gawin mo na! Kunin mo na si Professor Kano! Mukhang nagsasaya na kayo, eh hindi pa naman tapos ang laban. Ngayong mga tao, hindi nila sinisiguro ang lahat! Lugod! Alis dyan! Fumigan, magaling yung ginawa mo. Gawin mo na ang huling kailangan mong gawin. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Pinumura ng alma nila system natin! Patay! Isang system breaking tools! Ginawa lang para tuloy at wala naman sila! Wala na firewall na system natin! 100% ang infiltration rate! Wala na! Ang defensive barrier ng Chunten Kabo ngayon! Hindi ito maaari! Barrier, Sitenkaku. Ever since the subway accident, I couldn't have done anything. Then we'll hit him with everything the Osaka Main Bureau has in its arsenal. Hibiki! You chose to leave it undefended. Now, Hibiki, I will help you. I will.
Dinala na nga tayo ng video clip. Kaya pwede sanang maiwasan na mangyari kay Kate ang ganito. Kuze? Nangyari to. Dahil sa kapabayaan ko. Huwag kang mag-isip ng ganon, Hibiki. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Bakit? Bakit? Pakiusap, sumama ka sa amin. Hibiki, may lumitaw ng Septentrion. Maganda ka na. Naiintindihan ko na. Pwede pala silang lumitaw sa ganitong paraan. Dahil wala nang depensa ng buong syudad. Sa tingin ko, sobrang naman ang mga nangyayari. May chance kayang manalo ang mga tao. Ang video na ito ay hatid kung ng tila. Kung yan kailangan para matalo sila. Nakakalungkot. Pero yan ang katapusan ng sangkatauhan. Limaw! Ano? Nasira na ang mga tangke! At yung Septentrion Mera, papunta na ito sa Timog! Sa sino sa kandaan ito? Okay. Kung ganun, ito na ang katapusan ng walang kwenta nating gobyerno. Makinig kayo. Tatapusin natin ang mga yon gamit ang mga armas ng jeep. Simulan nyo na. Okay, ngayon na. Kamo! Dahil nawala na lahat ng spiritual defenses, madali na tayo napasok ng mga kalaban. At malamang na 10 beses na mas malakas ang tira ng Septentrion. Kaya mag-iingat kayo. Ang spiritual barrier ng Osaka ang target ng Mera. Ang Sultan Kaku. Kapag nasira niyo to, katapusan na ng buong Osaka. Maglagay kayo ng mga summoner sa lugar ng dadaanan ng Mera. At tuloy-tuloy dapat ang pag-atake doon hanggang sa masira ito. Gagawa ng human wall. Hindi pwede. Anong ibig mo sabihin? Umalis na si Hibiki, di ba? Kaya hindi ako pwedeng sumama. Mababa ang level ng mga halima mo. Hmm? Kaya hindi ka pa pwede. Hoy! Nais kong ipaalam sa'yo na kasama ka sa Medivac team. Oh! Okay! Alam mo ba, kahapon, nung nabagsakan ako ng mga bato at hindi ako makaalis, tinulungan ako ni Keita. Ginamit niya si Berserk para alisin ang bato. Sigurado akong nagulat ang mga tao nakakita noon. Tapos kinuha kami ng chips at sinabihan kaming huwag gamitin ang mga halimaw sa harap ng ibang tao. Halos parehong nangyari sa atin. Hinako. Pinapalikas na tayo. Umalis na kayo ngayon din. Okay. Ha? Aalis ka nga? Alam mo kasi, hindi ako mapakali. Wala akong ginagawa eh. Ang totoo. Ako rin! Yonita, dito ka lang daw muna at mag-standby ka. Ha? Huh? Pero bakit? Yon ang utos ng Bureau Chief. Nita, dito ka lang at huwag kang aalis sa tabi ni Hibiki. Alam mo, sinisisi niya ang sarili niya kung bakit namatay si Keita. Kahit hindi naman totoo yon. Hibiki, ikaw ang huling linya ng depensa. Kailangan mong mawasak ang Septentrion. Ano yun? Si Keita, namatay siya dahil sa akin. Pinotektahan niya ako. Katanggap-tanggap ang pagsasakripisyo niya. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Pasensya na, pero hindi ako ganun mag-isip. Pwede umalis ka na. Walang kwenta ang mga taong kayo nang kumaban. Anong sabi mo? Chief, hanggang kahapon, isa lang siyang simpleng sibilyan. Wala yung kinalaman. Kahit gaano kagaling o maabilidad ang isa, kung di niyo yung gagamitin, isa siyang basura. Hindi ako aalis. Nakapagpasya na ako. Gusto kong protektahan ng mga ibang tao. Hindi ko ahayaang... May magsakripisyo pa. Halimaw nyo!
Tama dapat ang layo nyo! Ano yun? Yung Umeda defense line natin, wala na sila. Anong balita sa spiritual defenses natin? Sa ngayon, 10% pa lang ang naaayos. Sa sandaling panahon, malaki na ang nagawa nila. Kuze! Teka! Saan ka pupunta? Sabi ni standby ka! Excuse me! Saan si Kuze? Si Kuze? Nandun siya sa doktor! Salamat! Teka! Tumataas ang magical reading ng Mera! Atras na! Ngayon na! Ayun. Ano ang balita? Wala na communication! May mga naaligtas ba? Hindi maaari. Nawala na silang lahat ngayon. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Ang lamig naman! Wala nang medevac team. Paano na ngayon? Paano pa kami makakatulong? Hibiki! Umalis ka na dyan! Pwede namang hindi ka sumunod sa utos nila, di ba? Tama nang ginagawa mo. Kapag sinunod mo ang sinabi ng jeeps, mamamatay ka lang. Sagaba lang siya. Diba? Putulin ako na siya. Hibiki! Hibiki! Pupunta ako doon. Hindi ka pwedeng umalis. Dito ka lang! Tumabi na kayo. Hindi pwede. Kaya kong labanan yon gamit ang kapangyarihan ni Biako. Naririnig mo naman ako, hindi ba? Bakit di mo na lang ako ginamit nung simula pa lang? Kung ginawa mo yon, hindi na sana sila namatay. Marami pa tayong hindi alam kung anong kayang gawin ng kalaban at kung gaano ba ito kalakas. Hindi ka naman pwedeng ipadala doon ng walang plano. Yan ang dahilan kaya gusto ko nang lumaban. Kuze, hindi ka nakakapag-isip ng malinaw dahil sa mga nangyayari. Kaya hindi kita pinapayagang umalis. Kung ganun, hindi ko kailangan ng permiso nyo. Sir, naputol lang linya. Chief. Di nag-iisip. Ayos lang. Meron naman siyang kapalit. Kahit pigilan nyo, pupunta pa rin ako. Biako! Ayan na. Grabe naman. Wala man lang, sira. Pero hindi naman immortal ang kalaban natin yan. Halina kayo. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Hinako! Teka, Hibiki! Hindi ba ikaw ang dapat nasa dulo? Hindi ko kayo kayang pabayaan ng gano'n na lang! Ano bang sinasabi mo? Bumalik ka doon! Di na kailangan. Tatapusin ko siya! Yako! Oh.
tinabla ng kuryente. Yako! Ingat! Dali! Hintay tayo si Yako! Samang dalawa ni Nita. Ha? Si Nita? Ganun pa. Malamang nagkasalisihan kayo. Ano ba naman yun? Hinako! Malapit lang merak sa Shinsay Bashi Defensive Line. Buta yung titigil sa pag-atake. Tapusin niyo na yan! Roger! Lagot na! Nandito lang merak! Ayos ka lang ba? Dahil sa malakas mong halimaw, ikaw lang ang nakaligtas sa kanila. Ah, oo nga pala. Nice to meet you muna ang dapat kong sabihin. Ha? Huh? Sino ka ba? Alcor. Kilala mo si Yamato Hotsuin, hindi ba? Dati kami magkaibigan. Ah, okay. Naiintindihan ko na. Hindi ko ang sila video na ito ay hatid ng tiga. Hindi sila natulungan? Pero mukhang nasabit ka lang sa gulong ito. Nasabit? Bakit naman? Pinrotektahan ka ng babaeng yun. Tapos, yung isa naman, siya ang lumalaban niya. Yung isa? Yung isa mong kasamang babae. Umaasa kami sa kapangyarihan ng halimaw mo. Okay. Sandali. Nasa si Kuze. Si Kuze? Ayos lang siya. Mag-concentrate ka na lang sa laban. Papa! Hindi maaari. Si Nita! Mukhang siyang pumalis sa'yo para lumaban dahil umalis ka dun. Hindi maaari! Nangyari yon dahil sa desisyon mo. Ano? Ang mga may kapangyarihan, may kakayahan silang impluwensa ng mga taong nakapalibot sa kanila. Baba, anong dahilan at gagawin mo yan? Mga iyak at mga sigaw. Kung ito ang solusyon doon, gagawin ko ito. Ganun ba? Nakakatawa kang mag-isip. Pinili na maraming tao na manahimik na lang. Kaya bakit mo naisip na kailangan mong kumilos? Dahil nagkaroon ako ng kapangyarihan na katulad nito. Gusto ko sanang takasan to. Kaya lang... Nang mangyari ang aksidente. Malamang, sumuko na ako ng mga panahong yun. Pero buti na lang at nandyan ka. Sa tingin ko, wala akong ginawa kundi umiyak. Pero hindi pwedeng gano'n na lang. Katulad mo, Kuze, gusto ko rin lumaban. Ngayon na! Ang Diyos ang si Kikuri! Sino ba ang mga batang yun? Bakit ang lakas nila? Ang video na ito ay hatid ng T-Dog.
Masamang balita! Tumataas pa ang magical reading ng Merak! Ito na ang tsansa natin! Mahina na yan! Tapusin na! Resulta ng mga desisyong pinili niyang gawin. Kuze. Hibiki, magaling. Natalo mo rin. Hibiki, nagawa mo! Siguruhin muna tapos talaga ang kalaban. Sino ka? Isang tao na may galit si Jeeps. Ha? Sir! Yung nag-oya branch ng Jeeps! Nag-rebelde sila! Ano yun? Yung mastermind! Dating member ng Jeeps! Si Ronaldo Kuriki! Mag-ingat ka kay Yamato Hotsuin. Mapanganib siya. Ang video na ito ay hatid ng Gusto kong sumama ka sa akin. Hibi kay Kuzai. Hibiki! Trinace namin si Hibiki Kuze, pero wala siya sa Osaka, Tokyo branch. Anong sinabi mo? Nasa mo sa ngayon? Hibiki! You want to explain that to all the people who died while you were waiting? Hey, it's Hibiki. Where does he think he's going? The leader of the insurgents that have occupied JP's Nagoya bureau. Have some chawanmushi. You feel better. Well, that's it. According to the Binding Covenant, it's Don't you understand what's going on out there? Why is humanity able to think for itself and to work so hard? These people are far too easily frightened. We're still at the beginning of all this. So do you think Hibiki will win the day? Shizuku, burn them. Rebelde sa Nagoya branch ng Jeeps ay si Ronaldo Kuriki. Dati siyang member ng Jeeps 2 years ago, pero bigla siyang nawala. Kaya naman, marami siyang alam na impormasyon sa atin. Hihinto natin ang tren 10 kilometro ang layo mula sa Nagoya. Mula doon, maglalakad kayo papuntang Nagoya. Siguruhin niyong wala makakapansin sa inyo kapag natapos niyo ng ayusin ng terminal. Tsaka niyo babawiin ang Nagoya branch mula sa mga rebelde. Nagtagumpay tayo, Nita! Diba? Nagtagumpay tayo! Alam mo, sobrang nag-aalala ako. Feeling ko kasi illegal tong ginawa natin. Kaya lang kasi, ito lang ang paraan para makapunta tayo sa Nagoya. Kainis naman kasi tong si Hibiki. Bakit biglaan niya na lang tayong iniwan? Baka naman ginawa niya yon dahil ayaw niyang madamay pa tayo. Huh? Yung mukha niya, may halong takot. Meron ang panibagong dead face clip ang dumating sa ngayon. Huh? Yun lang, magandang araw sa inyo. Ano, si Hibiki? Mamamatay? Turbulence, Part 1. Ano ba yan? Ayaw din ang sakin. Bakit ba naman kasi yung dead face clip ni Hibiki yung lumabas ngayon? Baka nakatanggap din ito si Makoto at yung iba pa. Oo nga. Ah, imposible yun. Sa pagkakaalam ko, mga kaibigan mo lang ang makakatanggap ng dead face clip mo. Eh di kung ganun. Gumawa tayo ng paraan para pigilan yun. Anong balita sa Nagoya? Hindi namin sila makontak. Putol pa rin ang linya ng komunikasyon nila. Nawala na rin kami ng communication sa infiltration unit. Kung ganun, wala kami alam sa mga mangyayari. Hindi naman to ang panahon para maglaban-laban pa kami mga tao. Nagpunta si Hibiki sa Nagoya, hindi ba? Pero nawala na kami ng signal sa kanya nung dumating siya doon, sir. Posible kayang kinidnap nila si Hibiki? Hindi kaya masyado siya nabigitan sa pinagagawa sa kanya. Chief, isa lang siyang civilian. Pareho lang kayong ganun dati, kaya di yun dahilan. Walang kaugnayan doon ang katayuan at estado ng isa.
Ginagawa lang natin ang kailangan para malutas ang problema. At kung hindi kaya yun gawin ng isa, wala siyang silbi. Kaya nga lang, nandun siya sa Nagoya. At kapag lumitaw ang Septentrion, tatargetin nun ang regional barrier natin. Sa Nagoya nalilitaw ang Septentrion. Tama ka. Yun ang nakalagay doon sa sinaunang tipan. At mukhang nasama na rin siya ngayon sa gulong ng palad. Gulong ng palad? Kumusta ang pag-aayos sa terminal? Hindi pa nagigising si Professor! Kung ganoon, gisingin na siya. Ginagawa ko na. Sobrang gulo na ng program. Tapos nawala rin yung backup. Malamang ako mismo nag-delete nun. Fumi, okay ka na ba ngayon? Mukhang okay naman ako. Wala nang dapat sayang yung oras. Ikaw na lang ang inaasahan namin. Sinimulan ko nang gawin ang program. Salamat. Sako, bakit hindi ka muna magpahinga sa sandali? Paano yung mga rebelde? Bukas pa naman dadating yung kalaban natin. Magpahinga ka. Okay. Kayo rin, Chief. Di na kailangan. Limang kalaban pa ang natitira. Nagsisimula pa lang ang lahat. Si Chief, sinadya niya ipadala si Hibiki Kuse sa Osaka. Alam niya kung kailan lilitaw ang Merak. Pero tapos na naman yan. Kung hindi namin ito malalabanan, katapusan na ng mga tao. Hindi ako makapaniwalang bata lang ang pinuno. Sagutin mo ako! Bakit niya ako ginamit? Hindi ko maintindihan! Isa lang naman akong sibilyan! Wala yung kaugnayan. Kinikilala ko kahit sino basta meron siyang abilidad. Hindi katulad ng iba na walang silbi. Mukhang maaasahan kita. Handa ka ba talagang malaman ang sikreto ng mundo? O magwawalang kibuka? Kung hindi ako kinuha ni Chief, hindi ako magiging ganito. Nangako ako. Susundin ko siya kahit kailan. Yun ang gusto kong gawin. Talaga, gulong ng palad yun. Pero kung nakatadhana na talaga ang lahat ng mga mangyayari, anong dahilan at nakakapag-isip at saka nakakagawa ng desisyon ng mga tao? Dahil nakabalik na si Professor Kano, ibig sabihin maaayos natin ang barrier at mapipigil ang makapasok ang katulad ng Merak? Sana nga lang ganun ang mangyari. Handa na ba? Chief! Maraming bagay pa kaming di naiintindihan. Kung gumagana, okay na. Gumagana, sir. Django. Nakatulog ako! Kanina pa ako tulog! Pabayaan mo na. Pagod ka naman eh. Pero pagkasabi mo nun, natulog ka. Okay lang yon, natulog din ako. Ayos! Okay na uli ang mga halimaw natin, oh! Tara! Bawiin na natin ang Jeep's headquarters sa mga rebelde! Delikado kung mag-isa ka lang. Susama ka rin sa akin! Pati ako? Ay, naku, parang wala ka sa sarili mo, ah. Hinuli nila yung mga ibang kasama natin. Tapos hindi pa natin sila makontak. Kaya kailangan natin kumilos. Bago yon. Kumain ka muna ng chawan mushi para sumaya ka. Parang wala lang siyong nangyayari. Ang sarap. Buti naman. Oo nga pala, Irie. Talaga bang kailangan nating kampiyan ng jeeps? Bakit mo natanong? Medyo nakakatakot kasi sila. Marami silang sikreto. Nagpapasalamat ako dahil niligtas nila ako. Pero nakakapagtaka lang dahil parang alam nila kung ano bang mangyayari, hindi ba? Hindi lang yun. Kahit sino kakampihan natin sa kanila, ayoko makipaglaban sa mga tao. Kung ganun, wala ka nang gagawin? Ba't di mo siya puntahan para tanungin siya mismo? Tatanungin? Sino? Sino pa nga ba? E di malamang yung leader ng mga rebelde ang tanungin mo. Tingin ko kasi sa kanya marami siyang nalalaman tungkol sa jeeps, pati na rin sa mga halimaw. Okay, anong gagawin natin? Gagamitin natin yung sikretong daan na hindi alam ng mga rebelde. Irie, ano nasa bibig mo? Grabe rin pala ang nangyari rito, no? Oo. Tara, Nita! Ay, teka lang! Tanda mo ba kung nasaan yung Nagoya branch? Nakalimutan ko eh! Oo. Ang sabi ni Makoto, pumunta tayo sa Centering Park, tapos may makikita tayong underground doon. Ganun ba? Oo nga pala, hindi ka ba niya pinigilang umalis? Hindi. Ayos lang lang. Pinabayaan niya tayong gawin natin ang gusto natin. Daichi, feeling ko tinulungan tayo ni Makoto, kaya hindi tayo nahuli ng mga taga-jeeps na sumakay tayo sa tren. Ang tingin ko sa kanya, natatakot siya.
Pero kung hindi siguro ganito ang nangyari, malamang mabait silang lahat, no? Teka, ano kaya yun? Hindi naman sila mga pulis o jeeps, di ba? Mga civilian din? Hoy, kayo! Anong ginagawa nyo? O ito, para sa inyong dalawa. Salamat. Ganito ang nangyayari, pero walang tumutulong. Hindi mo talaga maaasahan ang gobyerno natin. Kaya kami nang kumikilos para maging okay tayo. Maraming salamat po. Sige, ingat kayo, ha? Huh? Tingnan mo, galing to sa jeeps, oh. Oo nga. Ninakaw kaya nila yan? Sandali lang. Makakakuha naman kayong lahat, eh. Mga rebelde sila. Tama ba? Mga halimaw! Dali! Magtawag kayo ng mga summoner! Ako nang bahala rito! Go! Talunin niyo sila! Patubahan yun! Agad yun! Alina na mga halimaw ko! Princess Giggly! Dita! Ang lakas mo! Nagawa ko! Poltergeist! Patayin mo ang apoy! Hoy! Summoner din ba kayong dalawa? Hala! Lagot na! Huwag kayong gagalaw! Naku, ang galing na! Kainis naman, bakit hindi sila nauubos? Grabe! Ang dami naman! Anong gagawin natin? Si Hibiki! Buti okay lang siya! Sobrang nag-alala pa tayo! Hibiki! Susak! Sunugin mo sila! Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Bakit? Sino ka, bata? Magkaibigan kami ni Hibiki. Nasaan na siya? Hindi ko alam. Baka pupuntahan niya ang leader namin. Dalhin mo kami doon. Nakikiusap ako. Dalhin mo kami kung nasaan si Hibiki. Bakit ngayon pa kayo nagre-rebelde? Alam niyo naman kung anong sitwasyon natin ngayon. Bigla na lang lumitaw ang mga halimaw. At ngayon, magiging impyerno na ang mundo natin. Alam niyo nang mangyayari ang ganito. Pero pinabayaan nila ang mga sibilyan. Ano? Hindi namin pinabayaan. Ginagawa namin ang... Hindi tama yun. Hindi mo lang alam kung anong totoong nangyari. Tama. Wala naman tayong alam. Pwede mo bang sabihin yan sa mga namatay na wala namang alam sa mga nangyayari? Pabayaan mo na sila. Huh? Ronaldo? Hibiki? Ginagawa lang naman nila kung anong pinag-uutos sa kanila, kaya yun. Ikaw bang pinuno nila? Huh? Ronaldo? Wala kami ibang gustong gawin kundi pigilan si Yamato Hotsuin. Si Chief? Bakit? Hindi namin magamit ang circuit para makontak ang jeeps. Pero isa ka rin namang summoner. Kaya kailangan mo protektahan ng ibang tao. Pero mali ang ginagawa nyo! Terorismo yan! Kapag hindi natin matatalo ang pitong Septentrion, mamamatay tayong lahat. Yun ang sinasabi ni Yamato, kaya nilalabanan nyo ng jeeps. Mamatay? Kung ganun, alam mo kung anong sitwasyon natin. Pero bakit nagre-rebelde ka sa jeeps kung alam mo pala ang dahilan? Kapag natalo ni Yamato Hotsuin ang huling Septentrion, ipapatupad niya ang meritocracy at siya magiging pinuno ng bagong mundo. Para sa kanya, pagkakataon ng matupad ang pangarap niya dahil sa mga nangyayari ngayon. At bukod doon, pinapaikot niya lang ang jeeps pati ang gobyerno natin mula pa noon. Alam ko namang medyo nakakatakot sa chief, pero may katibayan ka ba? Dati akong detective. Huh? Napansin ako ng gobyerno dahil sa mga naging achievement ko pagkatapos naging miyembro ako ng jeeps. Yan ang comp ng jeeps. Ayoko ng trabaho ko. Kaya naman, nag-imbestiga ako tungkol sa jeeps. Kung ano ang pinakatatagong sikreto ng mundo at ang misteryo sa pamilyang Hotsuin. At nung malaman ko kung ano talagang intensyon ni Chief, sinubukan niya akong patahimikin. Kung di ka susunod, wala ka silbi. Yun ang sinabi niya sa akin noon. Ikaw, Hibiki, alam mo rin ba ang tungkol doon, ha? Masyado siyang puso. Kung susundin mo siya, magiging robot ka niya. Kahit na maging isang robot ako ni Yamato, kung tama naman siya, okay lang na sumunod. Yun kasi ang naisip ko. Walang tama sa ginagawa niya. Sa mga pamamaraan niya, mamamatay lang ang mga walang kapangyarihan. Natatandaan mo, ano ba ang nangyayari sa mga kasama mo nun? Hindi ko matatanggap ang paraan niya, lalo na ang mundo na gusto niya. Lahat ng tao ay pantay-pantay.
Tulungan mo naman ako dito! Okay. Bakit gano'n? Sobrang dali mo na buksan. Ang daya! Sorry. Masyadong masikip yan sa akin. Huwag kang magreklamo. Tara na! Isa pala siyang egalitarian. Pero posible ba kayang maging pantay-pantay ang lahat? Hmm? Yan ba mga sinasabi ni Ronaldo? Sa totoo lang, hindi ko rin naman ganong maintindihan yun. Kung ganon, bakit mo naman pala naisipang sumama sa mga rebelde, Joe? Ewan ko, basta nangyari na lang. Kasi isipin mo, kung matagal na itong alam ng gobyerno, tapos wala silang ginagawa, may inis ka rin, di ba? At feeling mo, walang pakialam ang gobyerno sa mga tao. Ang sabagay, hindi naman talaga patas sa mundo ngayon. Oh, tama ka dyan. Oh, bakit? Masyado ka nalulungkot dyan. Isipin mo na lang, butit buhay ka. Huwag kang malungkot dahil wala naman nangyayari sa'yo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Sinusubukan niya akong pasayahin? Namatay ang girlfriend niya dahil sa mga nangyayari. Lahat tayo nasasaktan. Hibigi, sumama ka sa akin. Hanggang dito na ang nakuha niyo? Oo, buti na lang at marami kaming kasamang malalakas na summoner. Matanong ko lang, alam mo na ba kung sino ang nagbigay sa atin ng summoning app? Iniimbestigyan pa rin namin ang mga yon. Kung sino man ang gumawa nun, tatanggapin namin siya rito. Nandito na tayo. Ito ang command center namin. Huh? Ronaldo! Yan na ba ang cute na batang naagaw mo dun sa Osaka? Oo. Sa ngayon siya ang pinakamalakas na summoner na alam ko. Ang bata pa, di ba? Oo! Oh, si Byaku at Susaku. Nakakatakot! Kahit si Hagin mo, hindi niya matatalo. Kaya nga, siya ang inaasahan ko. Salamat, ha? Hibiki, tara na. Makinig ka. Kung tama nga ang mga nalalaman ng pamilyang Hotsuin, lilitaw ang Septentrion dito sa Nagoya. At ngayon na yon, hindi ko hayaang mangyari ang nangyari sa Osaka. Kaya pinaghahandaan na namin mabuti ito. Hindi katulad ng ibang branches, hindi kami papayag na maging sunod-sunuran. Gagawin namin kung anong tingin namin tama. Kung gusto namin mapansin kami ng mga tao, at dumami pa ang miyembro at mas maging malakas ang grupo namin. Kami ang dapat tumalo sa kalaban, hindi ang jeeps o ang gobyerno. Kaya yun mismo ang gagawin namin. Pero paano? Ang Hagen ko, si Byaku at Susaku mo. Pati na rin ang Orcus ko. Tsaka ayon sa kanya. Si Sarasvati. Miyembro ka rin ba ng jeeps? Darating ang September yan, di ba? Kaya kailangan natin magtulungan. Pero hindi ibig sabihin na sumasama na ako sa inyo. Pasensya ka na at nadamay ka pa rito. Kailangan tapusin agad ang Septentrion para di ganun kalaki yung sisirain ito. Marami naman tayong lalaban. Talagang seryoso siya sa binabalak niya. At hanggat maaari, wala tayong isang sakripisyo. Sabagay, ayos lang kahit sinong tumalo sa Septentrion. At saka, hinihin ko sa kanila, hindi nila gagamitin ang ibang tao para maging shield nila. Lahat sila, mahihina. Marami nga sila, pero madali silang matalo. Dapat alam nila kung ano lang ang kakayahan nila. Walang hinaharap pa mga mahihina. Iyon ang dahilan, kaya kailangan silang pamunuan ng malakas. Mr. Yamato, itutuloy na natin ngayon ang pag-aaral tungkol sa atomic energy. Yun pa rin bang ituturo mo sa akin ngayon? Ang tagal ko na kayang na-master ang topic na yan. Alis na, wala ka ng silbi. Dali na, umalis ka na. Para sa sinasabing Grandmaster ng Tea Ceremony, wala akong nakitang espesyal doon. Gawan mo ako pagkabalik natin. Hindi mo ba nagustuhan ang lasa? Salamat! Excited na ako! Ano yun? Hindi mo magugusto ng mga binibenta dyan sa tabi-tabi. Okay. Imposible ang data measurement! I-shut down nyo! Masyado naman kayong napatakot. Wala pa nga akong ginagawa. Ang pori. Halimaw! Imposible! Monsisabarus! Hindi nakakatawag ng ganyang halimaw sa unang beses. Lalo na ng isang bata lang! Down na ang system! Hindi namin makontrol ang Cerberus! Hindi. Nalagpasa niya na ang ibang matataas na level. Halimaw ka! Bilihin niyo! Tama na yan.
Sa wakas, nakita rin kita ang isa na kamikinan. Checkmate na, tama ba? Huwag kang magpatawa. Wala akong nilabag sa rules. Hindi ko tatanggapin ang pagkatalo mula sa mga tulad mo. Ay, ang hirap naman ng larong to. Isa pang laban. O sige, maglaro pa uli tayo. Nagsisimula pa lang ang laro, Alcor. Hindi ba? Tama ka. Kaya lang, wala na rito ang isa na kumikinang. Alam mo, di naman kasi talaga umiiral ang pinaniniwalaan mong yan. Anong ibig mong sabihin? Ang lakas ang tunay na humuhubog sa mundo. Kaya naman, ang mga may abilidad ang dapat na manguna. Wala na ba talagang ibang sagot bukod doon? Wala. Papatunayan ko yun sa'yo. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw din naman. Pareho lang tayo. Dumating na ang oras. Oo nga. Sa tingin mo, mananalo kaya si Hideki? May balibagong death escape ng kaibigan mong dumating. Anong sabi mo, kaibigan? Airi, ang sikip! Ang laki mo kasi, kaya nasisikipan ka! Hindi, maliit ka lang! Masasapak kita dyan eh! Pagka-uwi natin, gagawa kita ng chuan mushi. Sige, kumakabalik tayo ng buhay! Ang video na ito nasa ay hatid ng kidap. Kaya bilisan mo nang mag-drive! Sandali nga lang, kaano-ano niyo ba si Hibiki? Kaibigan niya kami! Sige na po, bilisan niyo po ang pagka-drive! Ang bilis na nga nito eh! Tuesday of Turbulence, Part 2. Malapit lang oras. Kung ganun, dito aatake ang Septentrion, tama ba? Oo. Nakalagay kasi dun sa sinaunang tipa ng pamilya Hotsuin na dito lilitaw ang ikatlong Septentrion. Kahit kami taga-jeeps, marami kami hindi alam sa kung anong kaya ng kalaban. Sa tingin mo ba talaga kaya mong labanan ng Septentrion? Ano sa tingin mo, Ronaldo? Ang masasabi ko lang, mas malakas naman ang halimaw natin kaysa sa mga halimaw na ginagamit ng jeeps. Gagawin natin lahat ang para protektahan ng mga tao. Ang video na ito, hatid ng T-Dub. Narinig mo? Pero sino naman kaya ang gumawa ng ganitong klaseng application, no? Hindi niyo ba naisip na mapanganib na gamitin yan dahil hindi niyo alam kung saan yan galing? Para sa akin, isa lang ang ibig sabihin kaya may ganyan. Hindi lang kami ang may ayaw sa pamamaraan ng jeeps. Hindi kaya. Nagsimula ang lahat dahil sa app na ito. Hindi ko inakalang may kapangyarihan akong tumawag ng mas malalakas na halimaw kaysa sa iba. Pero, kung hindi mo alam kung saan mo gagamitin ang kapangyarihan mo, halos wala yung pinagkaiba sa wala kang kapangyarihan. Ikaw ba yun? Yung pinatawag ng Tokyo Bureau Chief? Na si Hibiki Kuze? Oo. Bakit sumama ka sa mga rebelde? Naisip ko na hindi ko maililigtas lahat kung nasa jeeps ako. Kung ganun hindi okay sa'yo ang jeeps? Totoo, medyo malupit nga naman ang pamamaraan ni Bureau Chief. Pero gusto pa rin niyang masunod. Ganun ba dapat talaga ang jeeps? Oo, ganun nga. Dahil kay Yamato Hotsuin, maraming tao tuloy ang namatay dahil sa mga iniutos at ipinagawa niya. Pero kailangan ba talaga mamatay sila ng ganun? O tatanggapin mo na lang yun dahil di yun may iwasan? Sa bandang huli, mas kaunti ang mga namatay dahil yun ang inutos niya. Ganun kasi mag-isip si Bureau Chief. Oo, naiintindihan ko naman yun. Kaya lang... Kaya lang... Hindi kayang tanggapin niya ng puso mo, tama ba? Tatanungin kita, kung may pagpipilian ka, gugustuhin mo bang huwag lumaban? Kung di ko alam na may ganito akong klaseng kapangyarihan, di ako lalaban. Isang normal na estudyante lang naman ako dati. Pero kalaban ka dahil may kapangyarihan ka na. Ang tapang mo naman? Hindi naman sa matapang ako. Kung nasa tama si Yamato Hotsuin, tutulungan ko siya. Pero di ko kayang sumunod sa kanya kung di ko alam na tama nga siya. Sisiguruhin ko muna. Kung ganon, si Ronaldo Kuriki ba ang tama? Hindi ko pa rin alam. Pero hindi niya isinasakripisyo ang ibang tao. Hibiki! May nagahanap sa'yo. Sabi niya kaibigan mo raw siya. Hindi ko lang alam kung... Hibiki! Daichi! Baliw ka! Bakit ka kumikilos ng mag-isa? Daichi, sorry na. Nag-alala kami sa'yo. Sorry. Mga kaibigan mo? Oo. Mabuti na lang talaga dumating tayo na nasa oras. Huh?
Mga taga-jeeps din yun, di ba? Dapat bang bantayan natin sila? Pero mga kaibigan sila ni Ibigay, di ba? Kaya naman, okay lang na huwag silang bantayan. Sige, bibili muna ako ng kape. Okay. Ano yun? Meron kayo natanggap na dead face clip ko? Ay hatid ng T-Dub. Kanina lang namin natanggap yun sa cellphone. Patago kami sumakay sa tren at pagkababa namin, natanggap namin yun. Patago? Wala kayong permiso ng jeeps? Hindi mahalaga sa amin yun. Mas mahalaga ka naman sa amin, Ibiki. Ano nang balita sa Nagoya Headquarters? Hanggang ngayon, putol pa rin ang linya ng komunikasyon nila. Wala rin tayong contact sa Infiltration Unit. Tapos, hindi nila maharap sa Osaka si Daddy Shijima at Ionita. Hindi rin sila makontak. Tumakas yata sila. Posible yung sinabi mo. Hindi nyo na kailangan i-report pa to sa iba. Ako nang bahala sa kanila. Opo! Sana naman, ayos lang silang dalawa. Tara na, Ibiki! Bumalik na tayo doon! Bilis! Saan nga ba? Doon sa Tokyo! Daichi. Hmm? Hindi ako pwedeng bumalik doon. Ha? Huh? Bakit? Dito ngayon sa Nagoya, lilitaw ang susunod na Septentrion. Kaya naman, hindi pwedeng basta na lang akong umalis. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Ibiki? Nangyayari talagang ipinapakita sa dead face clips! Alam mo naman yun eh! Dahil alam mo na, pwede mo nang iwasan yun. Hindi natin yun nagawa sa Osaka! Kainis! O sige, paprotektahan kita! Kaya natin talunan ng dead face clip, di ba? Ako rin. Huh? Gagawin ko ang lahat para protektahan ka rin. Kaya, huwag ka nang aalis sa tabi namin, ha? Hindi maganda kung sasarilinin mo lang ang problema. Alam ko yun. Pero... Hindi mo sila natulungan. Pero mukhang nasabit ka lang sa gulong ito. Kung meron kang kapangyarihan, kailangan mong kumilos. Kaya kung kasama ko kayong dalawa, madadamay lang din kayo. Ano bang pinagsasasabi mo? Kainis ka! Wala namang kinalaman ang kapangyarihan dito! Hindi ko mababayaan ang kaibigan ko! Lalo-lalo na kung nasa panganib siya! Daichi. Mas maganda naman kung may kasama ka, hindi ba? Tama! Kung magtutulungan tayo, mas magiging okay ang lahat. Maraming salamat. Bilisan daw natin ang paglilinis dito. Pero mukhang aabutin tayo ng siyam-siyam eh. Dito kasi lumaban sila, Ronaldo. Ano yun? Muntik na yun. Ikaw may kasalanan nun, Django! Alakalaka mo kasi! Sino ba kayo? Napalibutan tayo. Okay! Ang radio na ito ay hatid ng T-Dub. Humanda kayo! Babawiin namin itong command center! Mga summoner kayo ng chips! Teka, nasa na ba yung leader nyo? Hindi ko sasabihin! Oh! Hindi maganda ang karahasan. May halimaw din sila! Ayos pala! Exciting to! Airi, ang saya mo! Casey! Deku Shogun! Kainis naman! Ang lakas nila! Ano problema? Hindi pa nga ako nag-e-enjoy sa laban eh! Ah, nag-e-enjoy ka? Hindi ako nag-e-enjoy! Mga samuran ng jeeps, pwede bang tumigil na kayo? Inaamin ko, malakas din kayo. Aba! Nakapasok pala kayo rito, ha? Ikaw ang leader nila? Hindi, ha? Siya yun! Hindi nyo kayang talunin silang dalawa. Kaya matras na lang kayo. Yes, sir! Hoy! Ikaw ba ang umatake dito kahapon? Ako si Ronaldo Kuroki. Kahit na taga-jits kayong dalawa, mukhang sinali nila kayo kahit wala kayong alam. Walang alam? Oo. Ba't sunod-sunura kasi sinasabi ng jeeps? Pag-isipan nyo to. Ano ba talaga ang tamang gawin? Tama na yung daldal mo! Humanda ka! Patay! Nagsimula na silang umatake! Ilagay mo sa main monitor! Airi, akala ko ba kakausapin natin sila? Makikinig lang sila sa atin kapag natalo natin sila! Tumigil na kayo! Tama na! Hindi ito ang panahon para maglaban-laban tayong mga tao! Hibiki! Tama naman siya. Sino ka? Isa ka pang madaldal dyan! Tsaka na lang tayo mag-usap kapag sumuha na! Ano? Laban na! Nandiyan na! Airi! Ano nangyayari, Django? Ronaldo! Biglang tumaas ang manifestation readings! Malapit tong lumitaw ang Septentrion!
Tapos na ang makikipaglaro. Tumigil na tayo, Kyrie. Hindi naman tayo makikipaglaro sa kanila! Hanapin niyo kung nasan yun. Teka! Ano ito? Saan? Ang sabi rito. Dito mismo! Dito? Ha? Ano? Patay! Kiki! Ang video na ito ay hatid ng tuba. Doon na kayo sa command center. At yung mga hindi ko napili sa inyo. Tumakas na kayo, dali! Kayong dalawa! Tulungan niyo ako dito! Bilis! Ano? Bakit mo kami inuutusan? Kyrie, yun ang kalaban natin. Halina kayo! Tuloy-tuloy ang pag-atake! Ayun! Ano kailangan sabihin? Ang lakas naman! Hindi maganda to! Mas mabuti kung mapipigilan natin ang mga pag-atake niyan. Tapusin na natin yan ngayon! Yeah! Buti nga sa'yo! Tinablan ba? Tinablan. Hindi ako susuko hanggat hindi kayo natatalo! Hindi man lang tumatalab sa kanya ang mga pag-atake namin. Blackout? Ano? Ginawatan ng kalaban? Ronaldo! Walang kuryente! Susubukan namin ibalik ang kuryente. Gusto niyang pahintuin ang function ng base natin. Alam ko na. Tamang-tama lang ang paglitaw ng Septentrion. Pero, sa tingin ko, sobrang lupit naman ito sa mga tao. Kapag nasira ang system natin, hindi natin mapaprotekta ng Rilum Yaku Barrier. At anong mangyayari? Mawawasak ang buong Nagoya. Ha? Mawawasak? Kapag tumira pa yan, katapusan na ng Nagoya. Ako po, lagot na tayo! Anong gagawin natin? Kahit konti, hindi tumatalab yung mga atake natin! Hindi ako papayag na manira pa yan! Susaku! Sunugin mo yan! Hindi ako papayag na may mamatay pa! Wow, ang galing! Sino yun? Si Hibiki Kose. Siya ang pag-asa natin. Daiji! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang video na ito ay hatid ng tidab. Grabe, akalain mo sobrang lakas pala ng halimaw ng batang yun? Ang galing! Sarasvati! Meron tinatawag na drain skills sa Sarasvati ko. Pahihinain ito ang kalaban. Ang galing! Nahati siya! Ano na mangyayari? At nahati siya! Lagot na! Diyos ko, hindi ito maganda! Nasa dead face cliff ang liwanag na yun!
Huwag mo nang ipapagawa uli ang ganito sa akin. Yamato, Hotsuin, bakit? Cerberus. Ang video na ito ay hatid ng T-Dub. Ano? Hindi ako makapaniwala. Ayaw niyang palitan ng kapangyarihan ng halimaw niya. Imposible yun! Yun ba ang dumadali sa dugo ng pamilyang Hotsuin? Nagkakamali ka. Yun ang kapangyarihan ko. Kumusta, Chief? Dumating ka ba sa oras? Teka, paano na-contact dito sa Professor Kano? Inayos ko. Ano? Busy kasi kayo sa ibang bagay. Kung ganun, hinintay nyo lang pala ang tamang pagkakataon. Ganun din ang ginawa mo, diba? Oo nga pala, nandun siya sa Tokyo, diba? Paano siya napunta rito? Oo nga, inaayos pa ang transport terminal. Hindi pa yan gumagana. Tama ka. Si Chief mismong nagsupply ng kulang na magical power. Hindi yun kayang gawin ng pangkaraniwang tao lang. Isa siyang halimaw. Bumalik na ang linya ng komunikasyon sa Nagoya Branch. Nagtagumpay ang infiltration unit. Nabawi na natin ang base. Pero Chief naman, pwede kayong mamatay kung pumalpa kayo doon. Bakit yung ginawang sobrang delikadong bagay? Yamato. Bakit ganun? May ganyan ka palang klase na kapangyarihan, kaya kaya mong lumaban na mag-isa. Kaya bakit? Bakit kailangan mamatay ang iba dahil sa utos mo? Hangal. Kailangan gawin yon para makaligtas tayo sa araw ng paghuhukom. Talaga ba kailangan nilang mamatay? Hindi ko maintindihan ang iniisip mo. Bakit Yamato? Sa makalawa, para matalo ang susunod na Septentrion, kayo ang magiging pawn at susunod kayong lahat sa akin. Ano? Pawn? Hibiki Kuze, inaamin kong napakagaling mong pawn. Ganun na tingin mo sa amin? Hindi mahalaga ang emosyon sa mga pawn. Babalik ka rito sa tabi ko at susundin mo ako. Pag ginawa ko ba yun, maililigtas sa mga tao at ang mundo? Oo. Hibiki! Huwag kang makinig sa sinasabi ng lalaking yan sa'yo! Ikaw ang dating detective. Yamato Hotsuin! Hindi ako papayag sa mundong gusto mo! Kung saan walang lugar para sa mahihina! Ang egalitarianism na pinapangarap mo ay panaginip lang. Pero kung kaya mong gawin yun at makaligtas ka, sige lang, gawin mo yun. Pero walang awa ang mga Septentrion. Walang maliligtas kung yun ang gagawin. Sabihin mo sa akin, kapag nakaligtas ka sa araw ng paghukom, talaga bang yun ang binabalak mong gawin, ha? Alam kong gusto mong ikaw ang mamuno sa mundong to. Tama ba ako? Mamuno? Okay. Magiging sunod-sunuran ng mga tao sa kanya kapag ganun. Ang taong binigyan ng kapangyarihan at lakas ang siyang dapat mamuno. Ganun kasimple. Kayong lahat na sumusuporta sa Jeeps, narinig nyo na sinabi niya, yun ang pinaplano ng pamilyang Hotsuin noon pa. Hindi ako papayag na mangyari ang ganun. Ano? Gusto niyo akong kalabanin? Mga hangal talaga. Sige, hindi ko kayo aatrasan. Anong ginagawa mo? Pakiusap, tumigil ka. Bakit? Kung lalabanan mo sila, masasaktan sila. Kaya naman pipigilan kita. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung anong klaseng tao ka. Hindi mahalaga na maintindihan mo ko. Nakakalungkot ang mga nangyayari ngayon, di ba? Hi. Hindi ko inakalang maglalaban ng parehong kumikinang. Kaya nagulat talaga ako. Ikaw? Ito ang unang pagkakataong magkakasama-sama tayong tatlo. Ikaw yung... Ako si Angkor. Hibiki. Alam mo ba, pumunta rito si Yamato dahil nakita niya ang dead face clip mo. Ha? Ang dandan mo. Tokyo and Osaka defending all three barriers at once. Can use this power to protect people. The anguish. What the hell is did you really to think be? You could stop me? You haven't changed. I'm the only one who can stand up to him. Limited normal summoners won't have enough firepower. It's important. That's your choice. You can survive till the end. They're gonna live, guaranteed.